Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, kamusta po ang bawat isa? So sa mga oras na to, ang title po ng ating message ay It's a Blessing. Meron lamang po akong isang tanong. So sa pangyayari na nararanasan natin sa ngayon, masasabi po ba natin na it's a blessing? Since we are facing this kind of pandemic, sa nakikita ko, still we are blessed. Bakit? Yan. Ang mga pangyayaring ito na nangyayari sa panahon natin ngayon ay maaaring naranasan na rin o nangyari na noon pa man, no? Hindi lamang tayo masyadong updated noon dahil wala pang ganitong tulad ng social media. Maaaring sa television lang natin nababalitaan or sa radyo or sa dyaryo. So, yung mga rumors of wars, ayan, yung typhoon, yung earthquake, yan, yung pagbaha, pagputok ng bulkan, kung ano-ano pang mga trahedya, no? Sa ngayon, masyado natin na nakikita ito sa social media dahil nga ay may kanya-kanyang account. So marami yung nawalan ng trabaho. Marami yung may trabaho pero 50% lang yung sinusweldo. Marami yung hindi makauwi, no? Or na-stranded sa ibang bansa. Hindi makauwi ng Pilipinas or hindi makauwi ng kung ano man yung bansa na kanilang pinanggalingan. So, hindi lamang sa ating mga mananampalataya nangyayari ito. Pero bakit ko ba nasabi na it's a blessing? Sa panahon na nararanasan natin ngayon, maraming natuto na mag-bake, maraming natuto na magluto ng iba't ibang putahe, marami yung natuto or nag-isip na kumita online, marami yung naging concern sa kanilang health. Ayan, natutong mag-exercise, mag-sumba, mag-walking, ganyan. So marami pang iba. Marami din yung natutong magtanim, ayan, dahil nga mahal na rin ng mga bilihin, ayan, natuto rin tayong magtipid, ayan. So, marami pa, no? Diba nakakatuwa? Kasi naisip natin ito sa panahon natin ngayon na dati-dati hindi natin ito naiisip na gawin. At ang higit sa lahat, marami ang natutong manalangin at tumanggap sa Panginoon. Pero bakit marami pa rin yung mananampalataya, no? Na naririnig natin na bakit nangyayari sa atin ito. Eh naglilingkod naman tayo sa Panginoon or naglilingkod naman ako sa Panginoon. Yan. Palagi po natin tandaan na hindi tayo exempted, yan, sa mga pagsubok. Just like Job, ayan. Kung nabasa po natin yung story ni Job sa Bible. So, ang story po ni Job ay isang napakalaking aral po, no? Kapupulutan po natin ito ng napakalaking lesson, no? So, napakarami nangyari sa kanya, no? Na hindi lamang namatay o ninakaw ang kanyang mga kawan, kundi ang lahat ng kanyang ari-arian ay nawala sa kanya, lalong-lalo na ang napakasakit ay ang kanyang mga anak. At ang natira lamang sa kanya ay yung kanyang asawa. So, paano kung nangyari sa atin yung nangyari sa buhay ni Job? Makakapaglingkod pa ba tayo sa Panginoon? Or makakapagtiwala pa ba tayo sa Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran? Mawawalan ba tayo ng pag-asa? Or sisisihin natin ang Panginoong Diyos? Ano po yung sabi sa kanya ng kanyang asawa nung nararanasan niya yung mga paghihirap or yung pagsubok na yon? Ang sabi po ng kanyang asawa, curse God and die, no? Pero ang sinagot naman po sa kanya ni Job ay, shall we accept good from God and not troubled? So, kung sa ating pong mananampalataya, kaya po ba natin na sabihin iyon? Of course, kasi kung tayo ay may tiwala sa Panginoong Diyos, na ito ay natutulungan tayo, no? Kayang-kaya po natin yung mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Yung pangyayari po na nangyari kay Job ay nagpapatunay po na ibibless tayo ng Panginoon no matter what, basta magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos.
So ano po ba ang nangyari pagkatapos na malagpasan ni Job yung pagsubok na yon? So ibinless siya ni Lord ng napakahigit pa sa naranasan niyang blessings o sa natanggap niyang blessings noon na nawala sa kanya. Pinalitan ito ng napaka at nag-uumapaw na biyaya ng Panginoong Diyos. So sa nararanasan natin ngayon, no, sa mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, nawalan ka man ng trabaho, nawalan ka man ng pinagkakakitaan, no, nawalan ka man ng anak, nawalan ka man ng kung ano-ano sa buhay, ibabalik ito ng triple pa ng Panginoong Diyos. Ang sabi nga po sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." At kapatid, kung nakakaranas ka man ng kung ano-anong pagsubok or tayo mismo, ang sabi sa Numbers 6:24-26, yan, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." Ayan, so kinanta natin yan. And ano ba dapat ang ating bilangin, no? Bibilangin ba natin yung mga pagsubok o yung troubles na nararanasan natin? Or mas maganda sigurong bilangin natin yung mga blessings ng Panginoon. Ang sabi nga sa kanta, "Count your blessing, no? And name them one by one. Count your blessing and see what God has done." So, maraming salamat po at pagpalain po ang bawat isa. Keep safe, everyone.